Praise the Lord. Isa pong mapagpala at mabiyayang gabi sa inyong lahat. Tayo po ay patuloy na mag-aral po ng kanyang banal na salita. Bago po lahat, tayo po ay mag-pray. Ama namin Diyos na mabuti, Diyos na mabiyaya, Diyos na patuloy na nagpapala ng aming buhay. Hayaan mo sa oras na ito, patuloy naming maranasan ang iyong masaganang biyaya. At sa pamamagitan po ng iyong banal na salita, ang buhay po namin ay patuloy po na lumago sa pagkakilala at pagkaunawa sa iyong kalooban. Ang oras na ito, O Diyos, sa iyong mabiyayang kamay at sa pagkilos ng banal na Espiritu ay aming pinagkakatiwala. Sa iyong karangalan, kapurihang walang hanggan, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Purihin po ang Panginoon. At ang ating pong mensahe ay babasahin ko po dito po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Philippians chapter 1 verse 6. Basahin po natin sa New King James Version. Being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon. Sabi rito ni Paul sa kanyang sulat sa mga taga-Pilipos, meron tayong katiyakan o kumpiyansa sa bagay na ito. Siya nagpasimula ng mabuting gawa, ay siya rin ang tatapos nito hanggang sa araw ni Jesucristo. Praise the Lord. Yung message ko po ay pamamagatan po nating the goodness of His grace, ang kabutihan ng Kanyang biyaya. Sabi niya rito, kapag ang Diyos ay nagpasimulang gumawa ng mabuti sa buhay ng tao, meron tayong katiyakan na ito'y Kanyang tatapusin. Hindi siya gagawa sa buhay natin ng mabuti at pagkatapos ay ihinto ng Diyos. Ang katiyakan natin sa Diyos, kapag ang Diyos ay nagpasimula sa buhay mo, hindi titigil ang Diyos hanggat hindi niya na isasakatuparan ang Kanyang plano sa iyong buhay. At dahil diyan, ang Diyos ay patuloy at patuloy na gagawa sa atin. Now, ang tanong po rito, kailan ba nagpasimula ang Diyos na gumawa ng mabuti sa buhay natin? Alam niyo po, hindi pa tayo ipinapanganak sa mundong ito, ang Diyos ay gumagawa na ng mabuti sa ating buhay. Merong ang sinabi si David dun sa Psalms 139 verse 13 to 18. Basahin ko po sa inyo. Sabi po ni David, "For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. Praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven together in the depths of the earth. Your eyes saw my unformed body. All days ordained for me were written in your book before one of them came to be. How precious to me are your thoughts. God, who was in the sum of them." Sabi niya sa verse 18, "Were I to count them, they would outnumber the grains of sand. When I awake, I'm still with you." Sabi ni David, doon pa lang sa sinapupunan ng aking magulang ay iniingatan mo na ako. So hindi pa tayo isinisilang sa mundong ito, ang Diyos ay gumagawa na ng mabuti. Patuloy siya na kumikilos sa buhay natin. Hindi tayo ipinanganak sa mundong ito na walang layunin ang Diyos. May sinabi nga dun sa Jeremiah 29 verse 11. Paborito po ito ng maraming Kristiyano. Sabi roon, "For I know my plans for you.
ang Diyos ay merong plano sa atin. Anong sabi doon? Plans to prosper you, not to harm you, but to give you hope and future. Isang kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Yun ang hinihanda sa atin ng Diyos. At sabi niya roon, ang plano ko hindi kayo saktan. Sabi niya, kundi kayo ay bigyan ng kasaganaan. Kaya lahat ng taong ipinanganak sa mundong ito, merong magandang plano ang Diyos sa buhay natin. Hindi mo man alam kung ano yung plano mo sa buhay, kasi may mga tao kapag tinanong mo, usually pang nagtuturo po ako sa mga kabataan, lagi kong tanong, 10 years from now, anong nakikita mo sa buhay mo? Sabi ng isang kabataan, Pastor, wala po ako nakikita eh. Eh, wala ka talagang makikita kasi 10 years from now eh. De, ang sabi ko, ang point ko eh, ano ang nakikita mo, ano ang plano mo, ano ka na pag-aralan ng 10 taon? Sabi nung isa, siguro po doktor na ako nun. Bakit? Kasi pangarap ko pong maging doktor. So lahat ng tao may mga pangarap. Ang tanong lang, paano magkakaroon ng katuparan ng pangarap? Kung ang tao gumagawa ng magandang plano sa buhay niya, ang Diyos merong mas higit na magandang plano sa buhay natin. At hindi tayo para saktan, kundi yung buhay na hinihanda ng Diyos ay buhay ng punong-puno ng pag-asa. Kasi yan po ang pinakamahalaga sa lahat. Meron kang pag-asa. Kasi kapag meron kang problema at wala ka ng pag-asa, ilulugmo ka ng problema. Hanggang doon ka na lang. Pero ang Diyos, dahil binibigyan ka ng buhay na punong-puno ng pag-asa, kahit dumadaan tayo sa mga negatibong circumstances sa buhay, nagpapatuloy ka. Kasi yung pag-asang ibinibigay sa atin ng Diyos ay pag-asa na merong katiyakan. Hindi lang yung umaasa ka ng baka sakali. Kasi yung salitang pag-asa dyan ay confident expectation of good. Pag tinignan po natin meaning ng word na hope, confidence expectation of good, ibig sabihin, kapag may pag-asa ka, ang pag-asa mo ay laging merong kumpiyansa na merong mabuting mangyayari. Kapag ang iniisip mo ay yung mangyayari sa mga susunod na panahon ay hahantong sa malaking problema, hindi pag-asa yan. Ang tawag diyan, kawalang pag-asa. So ang Diyos, lagi siyang naglalaan ng pag-asa sa buhay natin. Kasi kapag meron kang pag-asa, meron kang pagtitiwala sa Diyos, makikita mo ang kabutihan ng Diyos. So ibig sabihin, doon pa lang, hindi pa tayo pinapanganak, meron ng ginagawa ang Diyos. Sabi nga nila, sa medical, o sabi ng doktor, or sa science, kapag ang isang lalaki daw at babae ay nagkakaroon ng pagtatalik, ang mag-asawa, ay nagtatalik, sabi nila, ang lumalabas daw na sperm cell sa lalaki ay 100 million cells. At out of 100 million, isa lang ang mabubuhay. At imimit niya yung egg cell ng babae. Mag-uunahan yon. At kung sino ang mauuna, siya ang mabubuhay. Kaya lahat po ng pinanganak sa mundong ito, hindi pinanganak na loser. Kasi ang dami mong tinalo sa karera. Kaya ipinanganak tayong winner. Hindi loser. Meron pong pag-aaral na nakita nila sa Amerika po, nagkaroon po ng marathon or karera at ito po ay mga bulag. At napapansin nila lahat ng mga bulag na ito, pag nakarating ng finish line, itinataas ang kamay. Itinataas nila. At sabi roon, wala namang nagturo sa kanila na gawin yon. Ibig sabihin, instinct na yon nandoon. Kaya sabi nila, tignan nyo, lahat ng sanggol na ipinapanganak ay dumidipa. Tumataas ang kamay. Kasi siya ang nanalo sa karera. Ibig sabihin, yun talaga yung instinct na. Kaya pagdating nila doon yung mga bulag, wala namang nagturo. Pagdating nila ng finish line, didipa sila, itataas ang kamay. Ibig sabihin, sign po yun na ikaw ay winner. So ito po yung dinisign ng Diyos sa atin. Tayo ay ipinanganak, ginawa ng Diyos ng mabuti para magtagumpay sa buhay. At hindi lang yon, maging sa ating pagtanggap ng kaligtasan, ang Diyos ay patuloy na gumagawa sa buhay natin. At yan ay pinakita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang ginawa, ng kanyang ihandog, ang kanyang minamahal na anak.
walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. May sinabi nga doon sa John chapter 3 verse 16 hanggang 17. Kasi iba po pag binabasa yung John 3 hanggang 16 lang. Pero mas maganda basahin natin hanggang 17. Sabi niya rito, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." Now, sabi noon, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang minamahal na anak. Alam niyo ba kung gaano tayo kahalaga sa Diyos? Ang halaga natin ay katumbas ng buhay ng kanyang anak. Nung ibigay niya si Jesus sa atin ang kanyang minamahal na anak, ibinigay para sa iyo at sa akin. Ang layunin, hindi ka mapahamak. And then sabi niya pa sa verse 17, "For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him." Hindi na parito si Jesus para tayo ay hatulang maparusahan, kundi sa pamamagitan ni Jesus tayo ay iligtas. So doon sa cross of Calvary, pinatunayan ng Diyos ang kanyang kabutihan. Ipinakita ng Diyos na siya ay Diyos na mabiyaya. Nung iyong tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ang Diyos ay patuloy na kikilos sa buhay mo. Patuloy siyang gagawa hanggang sa maisakatuparan ng Diyos ang kanyang layunin sa iyong buhay. At kailanman ang Diyos hindi gumagawa ng masama sa buhay ng tao. Ano sabi niya rito? Sabi ng James chapter 1 verse 17, "Every good and perfect gift is from above." Bawat mabuti at sakdal na kaloob ay galing sa taas. "Coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows." Sa Tagalog, sabi niya, ang Biblia 2001 edition, sabi niya, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na nanggaling sa Ama ng ilaw, na siyang walang pang-ibang o aninuman ng pagbabago. So ibig sabihin, lahat ng masamang nangyayari sa buhay mo ay hindi galing sa Diyos. Lahat ng mabubuti ay galing sa Diyos. Hindi siya gagawa ng masama sa buhay mo para mapabuti ka. Kasi minsan may narinig po ako, binigyan ka ng Diyos ng sakit para malaman mo na ang Diyos ay nagpapagaling. Hindi po nagbibigay ng sakit ang Diyos. Ang Diyos po ay manggagamot at ang healing po ay nakakabit sa kanyang pangalan. Amen. Jehovah Rapha. Ang Rapha po ay Hebrew word ng salitang healing, healed. Kaya yung word na Rapha ay kagalingan. Siya po ang Diyos ng kagalingan. Paano mangyayaring bibigyan ka ng Diyos ng sakit para lang maranasan mo na ang Diyos ay nagpapagaling? Kung ang tao man ay nagkakasakit dahil yun sa kagagawan ng tao. Ang problema ay ito. Minsan maraming Kristiyano, kapag dumadaan sa mga mabibigat na pagsubok at problema, iniisip natin na malamang pinapalo ako ng Diyos, tinatapik ako ng Diyos. Sabi nung isa na kasama namin dati, nag-bike, sumemplang, puro gasgas ang mukha. Sabi na, natanong siya ng isa namin, "Saan nangyari sa'yo?" "Eh, sumemplang ako eh. Malamang ano to eh, palo ng Diyos." Sabi nung kasama ko, "Eh, hindi yan palo ng Diyos. Kasi kung palo ng Diyos, hindi gasgas ang mukha mo. Malamang tinadyakan ka ng Diyos." Kasi sumubsob ka eh. Alam niyo po, minsan yun ang pananaw ng tao. Yung problema, pagsubok ay pinapayagan ng Diyos na mangyari sa'yo para pagdating ng araw ay ma-realize mo ng Diyos ay mabuti. Bawat problema o pagsubok na nangyayari sa buhay ng tao ay hindi kagagawan ng Diyos. Kagagawan po natin. Meron tinatawag kasi na man-made problems. Ikaw mismo ang gumawa ng problema.
may tinatawag na natural consequence of sin. Kapag ikaw ay nagkasala, may resulta yon at hindi ang Diyos ang may gawa. Resulta yon ng mali mong ginawa, mali mong desisyon. Kapag nagkamali ka ng desisyon sa buhay, meron yung negatibong resulta at hindi ang Diyos ang may gawa nun. Kung ikaw man ay nagkasakit, kung nagkaroon man ng problema sa buhay mo, resulta yon ng iyong ginawang pagkakamali. Ngayon, ang Diyos ay laging mabuti sa buhay natin. Ang Diyos, kapag nagkasala ka, hindi ka itataboy. Hindi ka papaluin. Kasi yung palo na para sa'yo, ibinigay kay Jesus. Kasi minsan ang problema ito, tinitignan natin yung Diyos ng Diyos ng lumang tipan, hindi Diyos ng bagong tipan. Minsan, ang mga believers, kapag dumadaan sa mga trials, ang laging example natin si Job. Diba? Yung nangyari kay Job, si Job nga matindi yung pagsubok na kanyang pinagdaanan, and then tayo rin dadaan sa mga pagsubok. Ang sumusubok ay ang Diablo. Kasi yun ang nangyari sa kwento sa buhay ni Job. Kaya ang tindi ng trials. Minsan may mga bagay na tatanggalin ang Diyos kasi meron siyang gustong ipalit. Yun ang sinasabi nila. May mga bagay na mawawala. Kaya minsan pinapayagan ng Diyos na mawalan ka ng pera. Kasalanan ba ng Diyos na nawawalan ka ng pera? Nung binabasa ko po yung Book of Job, alam niyo po kung bakit nangyari yon kay Job? Doon po sa Book of Job chapter 3, hindi ako nagkakamali, sa verse 25, ang sabi roon, ang kinatatakutan ko ang siyang nangyari sa akin at ang aking pinakaaayawan ang dumating sa akin. Bakit nangyari yun sa buhay ni Job? Kasi yun ang kanyang kinatatakutan. Kaya nga minsan, marami sa kinatatakutan ng tao, hindi naman totoo. Pero nagiging totoo dahil yun ang laging laman ng isip mo. No, kasi kapag ikaw ay control ng takot, kontrolado ka ng pag-aalala, yung isip mo punong-puno ng takot, yun ang lagi mong naiisip, yun ang nangyayari, sabi ni Job, yung pinaka-aayawan ko, yun ang nangyari sa akin. Bakit nangyari sa kanya yon? Kasi yun ang lagi niyang iniisip. Yun ang ini-entertain niya sa kanyang isipan. Tignan niyo po, no? Yung mga tao na natatakot, nag-aalala, ayaw mong mangyari sa'yo ang bagay na yan, pero lagi mong iniisip na nangyayari sa'yo. Parang mali, eh, no? Yung takot, ayaw mong mangyari, pero gusto mong mangyari. Kasi ayaw mo mangyari na maging dumating ka sa matinding problema, pero sa isip mo, namumblema ka na. Hindi pa nangyayari yung aktual, may nangyayari na sa loob. At ganun ang nangyari sa buhay ni Job. Kaya dumating sa kanya, sabi niya, yung pinakaaayawan ko, yung takot na ayaw kong mangyari, yun ang nangyari sa akin. Now, nung binabasa ko po yan, sabi ko, binabasa ko isang books eh. Yung nangyari sa buhay ni Job ay hindi na mangyayari sa buhay ng mga believers ngayon. Kasi, ang naging problema sa buhay ni Job, walang tumayong mediator, walang namagitan. Eh sabi ng Bible, wala na tayo sa kahatulan kay Kristo Jesus. There is no condemnation in Christ. May nag-accuse kasi. Pag binasa niyo yung chapter 1, sino ang nag-aakusa? Si Satan. At si Satan, sabi ron, nandun sa umakyat sa langit, nakasalumuha yung mga anghel. Pero alam niyo po, nung si Jesus ay mamatay sa cross of Calvary, hindi na mangyayari yan. Kasi si Satanas ay tinapakan ni Jesus at wala na siyang mukhang iaharap sa Diyos. Wala nang mag-a-accuse sa'yo sa harapan ng Diyos. Wala nang magko-condemn sa'yo. Dahil merong Jesus na namamagitan sa atin sa harapan ng Ama. Kung tayo man ay nagkakasala, walang kapangyarihan ang Diablo para i-accuse ka sa harapan ng Diyos. Kasi merong Jesus na tatayo sa harapan ng Ama. At sasabihin niya, niligtas ko ang taong yan. Buhay ko ang inalay ko para sa kanyang kaligtasan.
Minsan nakikita natin pag nagkamali tayo, nagkasala tayo, parang ang Diyos ang layo sa atin. Pinapalo tayo ng Diyos, yung nangyayari sa atin, resulta ng ating kasalanan, resulta ng ating pagkakamali. Minsan ang pananaw ng tao sa kabutihan ng Diyos ay base sa kanyang gawa. Kapag mabuti ako, mabuti ang Diyos. Kapag masama ako, masama rin ang Diyos sa akin. Kapag tapat ako, ang Diyos ay tapat. At pag hindi na ako tapat, hindi ko na mararanasan ang katapatan ng Diyos. Meron pong sinabi sa Book of Psalms. In Psalm 100 verse 5, "For the Lord is good, His loving kindness is everlasting, and His faithfulness to all generations." Ang kabutihan ng Diyos hindi nakabase sa kabutihan ng tao. Ang kabutihan ng Diyos nakabase sa kanyang kalikasan. Kahit hindi ka mabuti, ang Diyos ay mabuti pa rin. Kapag tayo ay nagkasala, hindi ka itataboy ng Diyos. Yayakapin ka pa nga ng Diyos eh. And then sabi niya pa rin sa Psalm 145 verse 7, "They shall eagerly utter the memory of your abundant goodness." Ang kabutihan po ng Diyos ay sagana, nag-uumapaw. "And will shout joyfully of your righteousness." Kaya makikita natin, ang kabutihan ng Diyos hindi nakasalalay sa gawa mo. Hindi dahil mabuti ka, mabuti ang Diyos. Ang Diyos ay laging mabuti sa lahat ng oras. Ang problema lang kasi, pag nagkasala tayo, guilty tayo. Di ba wala naman tao pag nakagawa ng kasalanan, masaya siya. Iba nga itinatago eh, kasi guilty tayo. At yun ang ginagawa ng Diablo sa buhay natin. No, kinokondem niya tayo. Naku, makasala nang ka. Kala ko ba Kristiyano ka na? Kala ko ba born again ka na? Bakit ganyan ka pa rin? Diba? And then, ang gagawin natin? Hindi na ako atin ng church. Nahihiya na ako sa Diyos eh. Now, ang Diyos hindi ganun. Ang Holy Spirit, hindi ka itataboy palayo. Ang gagawin ng Holy Spirit, ikukonvict ka ng Holy Spirit. Now, tignan niyo po, napakagandang kwento po ng kwento ng prodigal son. Yung prodigal son, kaya naman siya napahamak kasi lumayo siya sa bahay ng kanyang ama. Sabi ro, nung matanggap niya ang mana, siya ay nagpakalayo-layo. Nung siya ay lumayo, yung mana na kanyang natanggap, hindi niya nagamit sa tama. Inubos niya sa hindi magandang pamumuhay. At naghihirap siya. Resulta ng kanyang kasalanang ginawa. Kaya nga pag ikaw ay lumayo sa Diyos, mapapahamak ka. Pero tignan niyo po ito. Yung ama ay patuloy na naghihintay sa pagbabalik ng kanyang anak. Nung magbalik loob yung anak, wala ni isa mang sumbat ang binanggit ng ama para sa kanyang anak. Sa halip, ito'y kanyang niyakap at hinagkan. Ganun ang Diyos. Hindi sasabihin ng Diyos, kasi tigas ng ulo mo, yan ang nangyayari sa'yo. Kasi ayaw mong sumunod, yan, napapahama ka tuloy. Hindi. Sa Diyos, kapag ikaw ay nagbalik loob, yakap at halik ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Walang taong nagbalik loob sa iyo, sa Diyos na hindi ginantihan ng yakap ng mapagmahal na Diyos. Now sabi niya in Romans chapter 8, verse 28, "And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who had been called according to His purpose." Sabi niya, alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa ng mabuti sa buhay ng lahat ng umiibig sa Kanya. Ito'y Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Now sabi niya, God works for good of those who love Him. Sino ba itong umiibig sa Diyos? In Romans chapter 5, verse 5, sabi niya, "And hope does not disappoint us, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us." Kasi sabi nila, ang Diyos gumagawa ng mabuti kapag inibig mo ang Diyos. Kapag minahal mo ang Diyos ay gagawa ng mabuti sa iyo. Sa Romans chapter 5 verse 5, sabi ron, ibinuhos ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Ang ginamit, binuhos, hindi ipinatak. Hindi bahagi lang ng pag-ibig ng Diyos ang tinanggap mo, kundi ibinuhos, nag-uumapaw ang pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ating tinanggap. The moment na ikaw ay na-born again, dumating sa iyo ang banal na Espiritu, yung pag-ibig ng Diyos mag-uumapaw sa iyo. Amen.
Tumutugon tayo sa pag-ibig ng Diyos dahil ang Diyos ang unang nagkaloob ng kanyang pag-ibig sa atin. Amen. Hindi ito makataong pag-ibig na iibigin natin ang Diyos, at dahil iniibig natin ang Diyos gagawa rin ng mabuti sa buhay natin. Umiibig ka sa Diyos kasi ang Diyos ang unang umibig. May sinabi po siya dun sa 1 John chapter 4 verse 10. Sabi niya, "This is love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins." Ito ang pag-ibig. Hindi ikaw ang umibig, kundi ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kung tayo man ay tumutugon sa pag-ibig ng Diyos, dahil naranasan natin ang kanyang pag-ibig. Yung taong umiibig sa Diyos, ito yung mga taong nakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Hindi mo magagawang ibigin ng Diyos sa pamamagitan ng makadiyos na pag-ibig maliban dumating sa iyo ang kanyang pag-ibig, at ito ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Habang nararanasan mo ang pag-ibig ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos, at ikaw ay tumutugon sa pag-ibig ng Diyos, ang Diyos ay patuloy na gumagawa ng mabuti sa buhay natin. Dahil ang kanyang pag-ibig ay mabiyaya. Dahil ang kanyang kabutihan ay mabiyaya. Hindi ka gagawa ng Diyos ng mabuti dahil gagawa ka ng mabuti. Gagawa ka ng mabuti dahil naranasan mo ang kabutihan ng Diyos. Minsan kasi baligtad, no? Gumawa ka muna ng mabuti para maranasan mo ang kabutihan ng Diyos. Hindi. Maranasan mo muna ang kabutihan ng Diyos. Dahil pag naranasan mo ang kabutihan ng Diyos, yung kabutihan na yon ang magtutulak sa iyo para gumawa ka ng mabuti. Kaya ang paggawa natin ng mabuti, hindi base sa ating sariling lakas at kakayahan. Kasi sa totoo lang, mas marami tayong nagagawang mali nga sa araw-araw kaysa sa paggawa ng mabuti. Kasi kung yun lang ang basihan, no? Kung ang basihan lang ng Diyos ay mabuti ka, minsan naiinis tayo . Madalas pa nga . Kanina nga nainis ako, bag nagdadrive ako . Nadrive ako ng motor. Sabi ko, itong taxi na ito, hindi na lang ako pagbigyan. Bakit pinipilit pang gumilid sa kanan? Kahit ano pang gawin niya, hindi naman siya makakapasok. Hindi na lang ako papasukin. Kaya ano, may mga time na magagalit ka. Hindi ka matutuwa. Ngayon, kung yun ang basihan ng Diyos, di magagalit din ang Diyos sa atin. Pero hindi, salamat sa Diyos. Kasi dahil ang Diyos ay mabuti, nalalaman mo na hindi ka dapat ganun. Meron ka agad conviction. Kaya sabi ko, pastor pala ako. Sabi ko, pastor pala ako, dapat hindi ako magalit. Now, sabi niya rito, ang Diyos ay mabuti sa lahat ng tao. Yan, hindi lang dahil mabuti ka, kundi dahil ang Diyos ay mabuti. Ang kailangan lang natin ay magtiwala sa Diyos. Kaya nga sabi ni Paul, ito ang ating katiyakan. Pag binalikan po natin yung Philippians 1:6, sabi niya, being confident of this very thing. Anong meron tayo? Kumpiyansa sa Diyos. Ang kailangan natin, pagtiwalaan ang kanyang kabutihan sa buhay natin. Now, si Paul po ay merong sinabi rito sa 2 Timothy chapter 1, verse 11 to 12. Sabi po ni Paul, "To which I was appointed a preacher, an apostle, and a teacher of the Gentiles. For this reason, I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for what I know whom I have believed, and I am persuaded that he is able to keep what I have committed to him until that day." Sabi ni Pablo, ako ay hinirang ng Diyos bilang mangangaral, apostol at guro sa mga hintil. At ito ang dahilan kung bakit ako nagdurusa ng ganito. Pero sabi ni Paul, hindi ko ito ikinakahiya. Pwede palang hindi maganda ang nangyayari, pero yung kondisyon ng puso mo ay tama. May mga time na dadaan tayo sa hindi magandang sitwasyon, pero hindi ibig sabihin nun, magre-react tayo ng hindi rin maganda.
si Paul ay nakabilanggo at nakapangaw ang kanyang kamay at paa nung sumulat siya sa mga Kristiyano sa church sa Pilipos. At ganun din dito sa sulat niya kay Timothy. Pero sa kabila ng kanyang negatibong karanasan, sabi ni Pablo, hindi ko to ikinakahiya. Hindi man maganda ang sitwasyon ng aking kinalalagyan, pero ang kondisyon ng puso ko ay payapa sapagkat alam ko at natitiyak ko ang pinagkatiwala ko sa kanya ay kanyang iingatan. Amen. Nung minsan, sabi nga kanina, ang Diyos hindi gagawa ng pangit sa buhay mo o hindi kanya padadaanin sa pangit na sitwasyon para lang maranasan mo na siya ay mabuti. Alam niyo po, may mga time na dadaan ka sa mga bagyo ng buhay. May mga panahon na hindi maganda ang sitwasyon. Pero hindi, porket hindi maganda ang sitwasyon, ay hindi na rin maganda ang kondisyon ng ating puso. Kapag alam mo at meron kang katiyakan sa Diyos, kahit hindi maganda ang sitwasyon, pero ang kondisyon ng puso mo ay panatag. Alam niyo po, nabasa ko din sa gospel yung tagpo na niyakad ni Jesus sa mga alagad para pumunta sa kabilang ibayo. At habang sila'y naglalakbay, si Jesus ay natulog. At habang sila'y binabayo ng malakas na hangin, ng alon, ng tubig, yung mga disciple takot na takot, samantalang si Jesus ay panatag na natutulog. Nung binabasa ko po yun, doon ko nakita na ito ang gusto ng Diyos. Kapag dumaan ka sa mga bagyo ng iyong buhay, ang kailangan mo lang mamahinga sa presensya ng Diyos. Dahil kung alam mo na ang Diyos mo ay mabuting Diyos, hindi ka lulubog sa gitna ng bagyo. Dumaan man tayo sa pandemya ng buhay natin, ang Diyos ay mabuti pa rin. Alin po, sa church po namin, testimony ng mga member namin, sabi, nung panahon ng pandemya, sabi niya, alam, pastor, nawalan po ng trabaho yung asawa ko. Hindi ko alam kung anong aming gagawin. Pero alam niyo po, binigyan ako ng wisdom ng Lord. Ang ginawa ko, nag-online ako, business. And then kumikita yung online niya. Alam mo ba, sabi niya, yung kinikita ng asawa ko, pag triplihin mo pa, pag apatin mo pa, daig pa sa kinikita ko ngayon. Kung nawalan man ng trabaho yung asawa niya, ang Diyos nagbukas ng opportunity sa buhay nila. Kasi hindi kayang pigilan ng sitwasyon ang kabutihan ng Diyos. Amen po, dumaan man ang COVID, magkasakit ka man, salamat sa Diyos kasi merong Diyos na nagpapagaling. Mawalan ka man ng trabaho dahil ang Diyos ay mabuti, gagawa ang Diyos ng paraan sa buhay mo. Eh sabi ni Pablo, alam ko at natitiyak ko na iingatan niya anumang pinagkatiwala ko sa kanya. Ano man ang ating sitwasyon, magtiwala ka sa Diyos dahil ang Diyos mo na tumawag sa iyo ay mabuting Diyos at ang kanyang kabutihan ay mabiyaya sa buhay natin. Pag sinabing biyaya, ang kabutihan ng Diyos lagi niyang isusupply sa iyong buhay. Kahit hindi maganda ang sitwasyon, kahit hindi maganda ang iyong nararanasan, dahil ang Diyos ay mabiyaya, isusupply niya ang kabutihan sa buhay mo upang ikaw ay patuloy na magtiwala sa Kanya. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pag-iingat. Sabi mo nga po sa iyong salita, ikaw na nagpasimulang gumawa ng mabuti sa buhay namin ay iyong tatapusin hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Jesus. Hindi ka tumitigil sa paggawa ng mabuti sa aming buhay. Ang iyong pinasimulan ay tiyak na tatapusin mo. Turuan mo kaming laging magtiwala sa iyo upang sa gitna ng mga bagyo, upang sa gitna ng mga unos ng aming buhay, payapa kaming natutulog sa iyong presensya sapagkat alam namin ang Diyos na aming pinagtiwalaan ay patuloy kaming iingatan, hindi lang kami, maging ang aming buong pamilya. Salamat sa iyong karangalan, kapurihan, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Purihin ang Diyos.